Kung kailangan mong tumawid at ito ang dadaanan mo, tatawid ka pa rin ba? Hindi siguro, sobrang taas. Ang nakakatakot. Bakit nakakatakot? Sobrang taas. Saka, what if may dumaan na tren, ewan lang, parang ano siya, hindi siya matibay. Ito ang ginagawang footbridge ng MMDA sa bahagi ng EDSA sa gitna ng GMA Kamuning at Quezon Avenue MRT Station. Ito rin ang footbridge na kontrobersyal sa social media ngayon dahil sa kakaibang taas nito. Dahil iniiwas sa mga kable ng MRT, naging sobrang taas na ng footbridge. Kung gusto nyo ng preview sa kung gaano kataas ang tawirang ito, tingin lang sa Commonwealth Avenue bago magtandang Sora flyover. No comment, sir. Pagod ako, sir. Medyo hirap kasi may diferensya pa ako Pero pwede naman basta may gabay lang. Ang National Center for Commuter Safety and Protection naiintindihan daw ang proyektong ito ng MMDA. Pero paano naman yung mga hirap maglakad? Mambilang kahirapan dito tulad namin mga senior citizen na mga mananakay. Dapat hindi ganoon kataas yung gagawin nila. Ayon sa MMDA, naglagay sila ng footbridge dahil sa dami ng mga nagpipilit tumawid sa lugar kahit na bawal. We have identified these footbridges, accident-prone areas. Nandami na sasagasa ang pedestrian doon. Sa tala ng MMDA, nakakasampung sagasa kada buwan ang lugar na yon. Isa sa mga pinakahuli dyan, ang pagkakabundol sa isang babaeng nagtangkang tumawid sa hindi tawiran sa bahagi ng EDSA bago mag-Quezon Avenue flyover noong August 31. Sa pag-aaral naman daw ng MMDA Traffic Engineering Department nila, ligtas naman daw ang taas ng naturang footbridge at hindi mararamdaman ng publiko pag nakatuntong na mismo doon. Sa picture nyo lang ho kasi nakikita no, na masyadong matarik, mataas, nakakalula para sa ilang mga aakyat. It seems like hindi convenient para sa kanila, pero mas hindi ho convenient, sir, yung tumawid ka sa ilalim ng EDSA na paggabi, madaling araw, wala na ho mga traffic enforcers at hindi ho dapat tinatawiran. Bakit hindi nila i-underground? Kung nakakadaan kayo sa Makati, marami sa kanyang pedestrian footpath na mga dahanan. Hindi na sila nagtatawid, pero most of them are constructed underground. Pinag-aaralan naman daw ng MMDA ang pagtatayo ng underpass. Pero ito raw muna ang solusyon para mapigilan ang mga aksidente dahil sa maling pagtawid. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras.